Okay, so hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa panibagong, wala tayong libot ngayon, no? So nandito tayo sa favorite spot. At kapapalit ko nga lang pala ng battery, eh lowbat pala yung nakakalagay sa ating GoPro. Ayun, ito, nandito tayo sa favorite spot natin. And mapag vlog tayo ulit kasi dun sa isa sa mga videos natin na in-upload, eh may nag-comment na kaibigan natin, which is si, wait lang, so buksan muna natin. Ayun, nasa na ba yung video niya? Ito, si Idol Marcius James Somoso. And ang sabi niya, Idol, gawa ko video about paano gumamit ng brake, front or rear ba uunahin sa mahina at malakas na takbo. Okay, so sige, gagawa natin ng video yan at i-explain natin kung ano ba ang mas magandang gamitin, lalong lalo na sa mabilis at sa mabagal, no? So ano bang magandang gamitin na brake, yung sa harap ba or sa likod, sa sitwasyon na mabilis ang takbo mo or mabagal. Okay, so unang-una, explain muna natin, no? Yung preno natin guys, na-invento yan para pahinain, pabagalin at syempre pahintuin yung takbo ng isang sasakyan, no? Lalong lalo na sa mga motor, sasakyan, yan ganun, basta sa mga gumagalaw na bagay. At ayun, no? So kapag ka mabilis tayo, for example, tumatakbo tayo ng 150, 120, yung preno, hindi tayo agad pahihintuin yan, no? Pagkus, pababagalin muna yung takbo natin hanggang sa ma-reach niya na yung bilis na kaya niya tayong pahintuin, dun mismo sa lugar na kung saan natin gusto huminto. Ngayon, yung takbo natin, for example nga, tumatakbo tayo ng 150, eh gusto mong huminto dun sa, for example, ako tumatakbo ng 150 ngayon dun sa poste na yan, gusto kong huminto, eh hindi ako agad mapapahinto ng preno kahit napagsabayin ko pa yan, unless mabagal yung takbo natin. Pero kapag ka tumatakbo ka ng 150, 120, hindi ka agad pahihintuin yan, pababagalin ka muna yan and then doon ka niya pahihintuin. Ngayon kapag ka mabagal yung takbo mo, for example tumatakbo ka ng sabihin na natin 20, doon kayang kaya ka niyang pahintuin, ora mismo, doon mismo on the spot, doon mismo sa lugar na kung saan mo gusto huminto. And ayun, ma-i-explain na natin yung topic na nabanggit ni Sir Marcius. Okay, kapag ka yung takbo natin eh mabilis, so yung iba kasi sabi nila mas malakas daw yung preno sa harap, yung iba naman sa likod, pero depende pa rin yan. Okay, sa klase ng preno natin na gamit natin dito sa mga sasakyan natin, meron tayong 2 types, no? Drum brake at saka yung caliper. So kapag ka drum brake, eh may hub tayo dyan, no? Dun mismo yan naka-attach sa loob ng hub natin. And then kapag ka caliper naman yung gamit natin, nakikita natin yan sa labas, ano yan, no? Operated by brake fluid. So langis yung nag-ooperate ng ating brake pad. Okay, so ngayon, yung magandang topic na na-open ni sir, no? So ayun, thank you kay sir, nakapag-open siya ng ganun topic. At the same time, nag-subscribe siya sa ating channel. At ayun, maraming ang newbies na walang idea about sa paggamit ng preno. Okay, so syempre bilang rider, eh marami na tayong experience at marami na tayong napuntang lugar. And kamuntik-kamuntik at kamuntikan na rin tayong madali, no? Dahil lang sa pagpepreno natin, sa maling paraan ng pagpepreno. Okay, so ayun, isishare ko lang din na ayan, ngayon dito sa pagmamotor natin guys, meron tayong pinag-aaralan dyan, no? Which is yung law of gravity, lalong lalo na pagdating sa pagpepreno natin. Okay, so sabi ng iba, malakas daw yung preno sa harap kaysa sa likod. And siguro hindi, no, para sa akin kasi meron nga tayong tinatawag na law of gravity dyan. Kasi nga, law of gravity, di ba? Yung timbang napupunta lahat sa ilalim. Okay, so
yung bigat ng motor, kaya nasasabi ng iba na malakas yung preno sa harap kumpara sa likod. Yung bigat ng ng motor, guys, no. Kapag ka pumreno tayo, for example, pinreno natin sa harap. Okay, so yung bigat ng motor, lalong-lalo na may shock diyan sa harap. Yung bigat ng motor, napupunta lahat sa harap, no? So hindi natin masasabing malakas yung preno sa harap kumpara sa likod. Idagdag mo pa yung bigat ng rider, yung timbang ng nagda-drive. So kapag pinreno mo yan, oh, di ba? Lahat ng bigat ng rider at ng motor ay mapupunta sa harap. Kaya nasasabi nila na napakalakas daw ng preno sa harap. Pero para sa akin, hindi eh. No? Hindi naman natin masasabing malakas yung preno sa harap. Kumbaga, reaction lang to kasi nga nabibigla yung timbang, no, napupunta lahat sa harap kasi mabilis yung takbo natin, no? No? So paabante tayo eh. O imagine patras. Patras yung takbo natin. Pagpapreno tayo, ito ngayon yung naging harap, yun yung naging likod. So magpapreno tayo, eh, 'di ba? Same lang yung mangyayari. Lahat ng bigat mapupunta dito. Eh masasabi natin malakas yung preno ng ating likuran. So imagine ito yung harap, no? Okay, so ganun lang naman yung explanation doon. Ngayon, bilang isang rider, meron tayong advice na tinatawag dyan, no? Kapag ka mabilis yung takbo natin, ang pinaka-importante natin gamitin is yung sa likod, no? No, para magpa-stop tayo. Okay, so ayan, tignan nyo, makikita nyo lahat ng bigat ng rider nandito sa likod, which is timbang, no? Kapag pireno mo yung likod, parang na mas napaka-safe niyang gamitin kaysa sa harap, no? Okay, so as my experience lang, sa pagmamaneho, guys, no, kapag mabilis yung takbo natin, lagi-lagi nating uunahin yung pagpreno sa likod, then alalay lang yun sa harap, no? Then syempre, depende pa rin yan, no, sa road condition, sa daanan, kung ano bang mas magandang i-apply. For example, sudden stop o pagbiglaang pagpapreno. May mga times din naman na hindi kayang paintuin talaga ng preno sa likod, talagang gagamit ka ng preno sa harap. For example, malapit ka ng babangga, syempre mas mainam na pagsabayin mo na. And yung skidding na tinatawag, no? So ma-avoid din natin yan. Dapat i-avoid natin yung skidding na tinatawag. At yun, marami, may mga skills tayo na ina-apply, na ituro sa atin kung paano gumamit ng preno na hindi ka sumesemplang. Okay, so ayun, sana nasagot yung katanungan ni sir, no, or dun sa kanyang comment na ano bang mas magandang gamitin. At maidagdag ko nga rin pala, no, so syempre bilang isang rider, sanay ka na sa ginagamit mong motor, nasa sa iyo naman yan kung anong mas sanay mong gamitin, yung sa likod ba or yung sa harap. Pero napakarami nagsasabi na mas safe gamitin yung preno sa likod, then support lang yung sa harap, which is tama naman. So ako kasi ganun yung way ng pagpepreno ko, eh, no? So support yung harap, then yung preno sa likod, then support yung sa harap, kasi nga disc brake yung sa harap natin, which is alam naman natin na napaka sensitive ng disc brake, no, kumpara sa drum brake. Okay, so syempre bilang isang rider, skills mo na yon kung paano mo ipreno at paano mo depensahan yung sarili mo upang hindi ka sumemplang. Okay, so bali hanggang dito na lang siguro, no, guys. Sa susunod, may i-share na naman tayong iba about naman sa pagda-drive at tamang posisyon ng pagmamotor upang hindi ka mangawit sa long drive. Okay, so hanggang dito na lang, babush.